28 ng Pebrero, Huwebes, sa 7th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may magpainom sa inyo ng malamig na tubig, alang-alang sa aking pangalan, dahil kay Kristo kayo, talagang sinasabi ko sa inyo na hindi siya mananatiling walang gantimpala. Ngunit kung may tumisod at magpadapa sa isa sa maliliit na ito, mas makabubuti pa para sa kanya na itapon siya sa dagat na may taling malaking bato sa kanyang leeg. Kung ang kamay mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pingkaw sa buhay kaysa matapon sa walang hanggang apoy ng impyerno ng may dalawang kamay. At kung ang paa mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pilay sa buhay kaysa matapon sa impyerno ng may dalawang paa. At kung ang mata mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, itapon mo ito. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos ng may isang mata kaysa matapon sa impyerno ng may dalawang mata, kung saan walang tigil ang mga uod sa kanila at walang kamatayan ang apoy. Buburuhin nga ng apoy ang lahat. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, paano niyo ito mapaaalat uli? Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mabuhay sa kapayapaan sa isa't isa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung ang kamay mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. At kung paa mo, putulin mo ito. At kung ang mata mo, itapon mo ito. Kung literal nating susundin ang sinasabing ito ni Jesus, tiyak na maraming magsisimba sa atin na putulang kamay o paa at bulag ang isa o parehong mata. Gayunpaman, madaling maunawaan na para kay Jesus, talagang seryosong bagay ang kasalanan na kailangan din ng seryoso o radikal na katugunan. Ang ibig lang sabihin ni Jesus dito ay ito, gawin natin ang lahat, gaano man ito kabigat o kahirap, para lang makaiwas sa impyerno at makapasok sa kaharian ng Diyos. Anumang bagay na pinahahalagahan natin dito sa mundo, kung ito naman ay magdadala sa atin ng kapahamakan sa kabilang buhay, kailangan natin itong talikuran, iwanan o tigilan ngayon o sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Hindi natin masusukat ang walang hanggang pakinabang kung gagawin natin ang sinasabi ni Jesus na dapat nating gawin. Pagsasagawa, ano sa palagay mo ang kamay, paa o mata na dapat mong putulin o itapon para makarating ka sa kaharian ng langit? Maaring mahirap o masakit, pero hanggang kailan mo ipagpapalibang gawin ang nararapat?